Hoy! Dalawang linggo na nga po ang nakalipas mula nang magbalik eskwela ang ating mga estudyante at gusto ko lamang pong kumustahin ang ating mga magulang dyan. So, kumusta na po ba kayo sa dalawang linggong pagbabalik eskwela ng inyong mga estudyante? Alam ko na medyo nai-stress na tayo ng very light dahil hirap na hirap nga tayong gisingin sila sa madaling araw upang papasukin sila, paliguin at pakainin. Pero ganun pa man, tuloy pa rin ang buhay dahil ika nga nila, kapag may tiyaga ay may nilaga. So, kumustahin din natin yung ating mga teachers dyan, yung ating mga co-teachers na katulad ko na medyo nai-stress na din at medyo struggle na din sa pagpasok sa school, especially kapag sobrang traffic. Pero paminsan-minsan nga ay naiibsan ito kapag nagkakaroon ng class suspensions. Oy, excited sa mga class suspensions! Talaga nga naman! Pero dito nga po sa atin ay hindi nga po tayo titigil at hindi rin tayo magkakaroon ng class suspensions dahil patuloy po tayo magbibigay sa inyo ng FSL lessons na kinakailangan nyo nga pong malaman upang tayo ay matuto din ng mga salita ng ating mga kapatid sa deaf community at makapag-communicate din po tayo sa kanila. And for the next video, ang pag-aaralan nga po natin ay may kinalaman sa National Symbol or Pambansang Salisan. At kung ikaw ay bago pa lamang po sa aking channel and you want to know more about the FSL, just click here to subscribe. Yes, guys! Mga Kirby Vinatics, ang pag-aaralan nga po natin for today's video ay ang national symbol. So, this is how we sign national symbol. Ganito po natin ang ating mga kamay. Ganito natin. National symbol. Natin ay flag. So, this is how we sign flag. So, yun. Flag. Yes. Aquila. So, ganito po natin ang ating kamay. Medyo naka-exto. Just imagine, ito po yung tuka nila. Tapos, ganito po natin. Aquila. Try ko nga gumili. Aquila. Ayan. Mangga. So, nakaganito lang tayo. No, yan. Mangga. Iganto po natin. Tapos, yung imagine nyo yung mag-i-scoop kayo ng mangga. Mangga. Ayan. Mangga. Siyempre, ang ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Naka-letter R tayo. Tapos, ganto natin sa noo natin. Rizal. Kasi di ba may ganun yung buhok niya? Rizal. Tandaan nyo po ito, especially yung ating mga nasa junior high, nasa high school, at nasa senior high. Pinapag-aralan pa ba ito sa senior high? I guess sa junior high pinapag-aralan po ito. At saka yung mga nasa elementary natin, no? Itong ating mga national symbols. Tapos, anahaw. So, nakaganito lang po ang ating kamay. Iganto lang natin dito. Anahaw. Tapos, buka. Yan. Anahaw. Anahaw. Try nga natin gumili. Anahaw. Yes! Bangus! So, ito yung isda na fresh na lumalangoy, ha? Bangus. Ayan. Bangus. Okay. So, meron kasing dalawang variant to. Yung bangus na isda pa lang na lumalangoy, ito yung senyas nun. Tapos yung isang bangus na dinaing na bangus. So, ganito po natin siya isisenyas. Yung pala yung national ulam. Okay. So, bangus. Ayan. Bangus. Yung ano po ito ha, yung dinaing na bangus ha. Yes. Okay. Barot saya. Ito yung sinusuot ng mga babae, no? So, ganito po natin yon. Barot saya. Barot saya. So, try natin gumili. Ganyan yan. Barot saya. Ayan. Okay. So, barot saya. Baro at saya. Ayun! Barong Tagalog. So, meron itong dalawang variant din eh, yung barong Tagalog eh. So, yung isa, barong
Tagalog. Barong Tagalog. Yung isa naman po ay Barong Tagalog. Barong Tagalog. So, yun po yung isang variant ng Barong Tagalog, no? Next is yung ating national symbol na animal. So, yun. Kalabaw. Kalabaw. So, yun. At naisenyas na nga po natin ang ating mga national symbols. Ngayon naman po ay magsisenyas ako nang hindi ako nagsasalita. Tapos, hulaan nyo ulit. At i-comment nyo dyan sa baba kung ano nga po yung mga sinenyas ko. Okay? Ayun! At naisenyas ko na nga po ang ilan sa ating mga national symbols. No? I-comment nyo lang po dyan sa baba kung alin pa ang mga lesson na gusto nyong ituro ko po sa inyo para sa mga susunod na episode natin, ayun po yung ating gagawin. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin ngayong araw. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!